Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito po ang Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikadalawang po sa buwan ng Pebrero, ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. Sa araw pong ito, ang mabuting balita na ating pagninilayan ay hango kay San Marcos, Kabanata 8, mga talata 27 hanggang 33. Sa kwento po ng ating mabuting balita, ang ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang mga alagad ay nagpunta po sa nayon ng Cesarea ni Pilipo. At habang nasa daan po sila, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" At sumagot po ang kanyang mga alagad, "May nagsasabi po na si Juan Bautista kayo, may nagsasabi po na si Elias kayo o isa sa mga propeta." At pagkadaka ay muling tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako ayon sa inyo?" At sumagot si Pedro, "Kayo po ang Mesiyas." Mga kapatid, alam niyo po sa lingwahe ng Biblia, yung pagkaalam o pagkakilala sa isang tao, meron po siyang pagkakaugnay doon sa konsepto ng pagmamahal o intimacy. Kaya nga halimbawa po noong yung Anghel Gabriel ay magpakita kay Maria at sabihin sa kanyang magiging ina ka ng anak ng Diyos, ang reaction po ni Maria isang katanungan, paanong mangyayari ito? Gayong wala akong kilalang lalaki. Kaya yung intimacy at knowledge, yung pagkakilala sa isang tao ay magkaugnay po sa intimacy. At yun din po marahil ang nasa likod ng pagtatanong ni Jesus tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sino ako? Gusto niyang alamin sa kanyang mga alagad kung ganap siyang kilala ng mga ito. Sapagkat yung kanyang pagkakakilala ayon sa kanyang mga alagad o ayon sa mga tao ang magsasabi kung gaano kamahal ng mga taong ito, ng mga alagad na ito si Jesus. Kung gaano kalapit ang puso ng mga taong ito kay Jesus. Sapagkat medyo mali ang pagkakilala ng mga tao kay Jesus sapagkat ibang pagkakakilanlan ang sinabi nila, maari natin sabihin na hindi pa ganoon kalapit ng damdamin ng mga tao kay Jesus. Pero nang sabihin ni Pedro ang tumpak na sagot sa katanungan ni Jesus kung sino siya, makikita natin kung gaano naging malalim na ang pagkakakilala at pagkalapit ng puso ng mga alagad kay Jesus. Ngunit, dun din po sa kwento ng mabuting balita, nung ipahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan niyang sapitin ang paghihirap, kailangan niyang magbata ng hirap at mamatay sa krus, nagbago po ang ihip ng hangin. Ang sabi ni Pedro, hindi niya mapapahintulutang mangyari ito kay Jesus. At doon po na iba ang ihip, ha? Nagbago ang damdamin ni Jesus. At ang tingin na ni Jesus kay Pedro ay demonyo sapagkat pipigilan nitong si Pedro na maganap ang naitakda ng Diyos Ama para sa kanya. Ibig sabihin, sa unang bahagi, kilala ni Pedro si Jesus. Siya ang Mesiyas. Pero sa ikalawang bahagi, nang ipahayag na ni Jesus ang kanyang misyon, ang kanyang gawain, tila baga nagbago ang ihip ng hangin at nabago ang pagkakilala ni Pedro kay Jesus. Tayo rin po, gaano natin kakilala ang Diyos? Sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero ang ating pagmamahal ba sa Kanya ay nagbubunsod ng kagustuhan nating kilalanin ng husto ang Diyos? Kilala ba natin ang Kanyang pagkatao? Kilala ba natin ang Kanyang identity? Pinag-aaralan ba natin ng mga bagay-bagay tungkol sa Kanya, tungkol sa Diyos? Sapagkat ito po ang makapagtuturo sa atin kung gaano po talaga natin mahal ang Diyos. Hindi natin pwedeng mahalin ang isang taong hindi natin kilala. At tanging ang kilalang tao lamang po natin ang posible po nating mahalin. At ito po ay mailalapat din natin sa Diyos. Mahal natin ang Diyos kung handa tayong kilalanin siya.